sa inyo mga ka-learner. Sa video na ito ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang voltage o voltahe. Sa ating last video, kung inyong natatandaan mga ka-learner, ay naa-align ang mga electrons sa isang conductor sa pamamagitan ng magnet. Ang conductor materials kasi mga ka-learner na tinatawag ay mga bagay na madaling daluyan ng mga electrons. Ang mga conductor materials katulad ng silver, gold, copper, steel, at kahit ilog dagat at iba pang conductors ay madaling daluyan ng electrons dahil na rin kasi sa mga free electrons na nabubuo nito. At kung inyong matatandaan sa una nating video, ito ang tinatawag nating negative ions. So balik tayo sa magnet mga ka-learner. Kung paano ba napapa-align ng isang magnet ang mga free electrons na dumadaloy sa conductor natin? Ganito kasi yan mga ka-learner. Ang magnet nagkikreate ng tinatawag nating magnetic field force. Ito ay hindi nakikita pero nararamdaman natin pag nilapit mo ang magnet sa isang bakal. Ang magnet ay may tinatawag na North at South Pole. North Pole ay naa-attract sa South Pole na nagiging dahilan sa pagkakabuo ng tinatawag nating magnetic field of force. Sa madaling sabi mga ka-learner, isa itong invisible force na nabubuo sa paligid ng magnet. Ang isang conductor, kapag napapadaan sa invisible line of force na ito, ay nakakapag-create ng potential difference. Sa madaling sabi, voltahe. Na nakakapag-pwersa sa mga electrons na sumunod sa galaw nito. At ito mga ka-learner, ang tinatawag nating voltahe. Kapag nakat ng isang conductor mga ka-learner ang magnetic field na ito, doon nabubuo ang voltahe natin. At ito mga ka-learner ang nagpapa-align sa electrons natin. Kaya ang point mga ka-learner, hindi sapat na electrons lamang ang gumagalaw para magkakuryente. Kailangan natin ng voltahe para itulak ang electrons na ito kung saan natin gusto. Ang pinaka-classic na example nito mga ka-learner ay isang tubig sa malaking drum. Pag maraming tubig dahil sa bigat nito, nakakapag-create ng malakas na pressure para itulak ang tubig. Ang pressure na tumutulak sa tubig ay maihahalin tulad natin sa boltahe. Kung malakas ang pressure, mas malakas ang tulak sa tubig. Pag mahina naman ang pressure, mahina din ang tulak ng tubig. Katulad din sa voltahe natin mga ka-learner, mas maliit ang rated voltage, mas mahina ang tulak. Mas malaki naman, mas malakas ang tulak sa mga electrons. Ang tubig naman ay ang flow of electrons na siyang ginagamit natin bilang isang electricity. At ang volume naman ng tubig na nagagamit natin ay may ihahalin tulad natin sa current. Ang current kasi ay 1 coulomb of electrical charge moving past a unique point in a second. Kumbaga, ito ang rate ng pagdaloy ng tubig natin sa isang segundo. Ang coulomb kasi ay isang grupo ng electrons. May halimbawa natin ito sa isang tabo ng tubig. Ang isang tabo ng tubig ay equal kunwari sa 1 coulomb or grupo ng electrons. Halimbawa, kung naliligo ka at nakakadalawang tabo ka sa isang segundo, equal ito sa dalawang tabo per second. Ang dalawang tabo per second ay equal sa 2 coulomb per second, or sa maikling sabi, ay 2 amperes. Sana sa video na ito mga ka-learner, ay inyong naunawaan kung ano nga ba ang voltage, current, at electric charge. Sa susunod na video, ay ating pag-uusapan ang dalawang uri ng voltahe. Shout out nga pala kina Bibi Antonia Alia, Chesa Alia, at kay Migo Marcel Pineda.
Salamat sa panonood mga ka-learner. Kita-kits tayo sa susunod na video.